Pagdating sa inyo ng mas pinaganda, Radyo, mas pinalawak, mas pinalakas, Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo, wala. Pilipinas. Sino ba yan? 738 sa Metro Manila. Erwin Tulfo, live. Walang awat na komentaryo. Pagbabalita at serbisyo publiko. Serbisyo publiko. All in one. Erwin Tulfo, live. Exclusive sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Magandang umaga, bayan! Aha! Eh, kayo hoy, hindi kayo na ikanga, hindi kayo namamalik mata, lalong hindi kayo ikanga, nalipungatan. Ako po ang inyong lingkod, Erwin Tulfo, hanggang alas 11 po ngayong umaga. And break mo tayo mamayang alas 11, alas 12, pasok tayo para sa Nationwide News, bayan! Bueno, dahil unang araw po natin ngayon, sabi niya, bato-bato sa langit, ang tamaan, dapat mabukulan. Hindi lang mabukulan, ha? Aba, dapat, pag tinamaan ka, dapat mamatay ka na siguro. Kaya sa sobrang kapal ng mukha mo, kaya ka napag-uusapan dito sa aming programa. Anyway, bayan, magandang umaga po sa mga bumibiyahe sa mga oras na ito, Luzon, Visayas, Mindanao. Yung sakay ng kanika nilang iba't uring ng mga sasakyan, ha? Privado ba yan? Pa-publiko, welcome and good morning. Yung mga papasok sa kanilang mga trabaho, good morning. At yung mga naiiwan sa kanilang mga tahanan, mga angels at ginang ng tahanan, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po sa mga kababayan natin, ang mga overseas Filipino workers dito, ha? Sa Southeast Asia, yung mga OFW natin sa Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailand, Taiwan, magandang umaga po sa inyo lahat. And nasa Japan na rin. Magandang madaling araw naman sa mga babae natin na nasa Middle East, sa Kuwait, sa Qatar, sa Saudi Arabia. Good morning! Ika nga, ng pondo, nilagay nila yung pondo dito, pinapunta nila doon, ha? Hindi man ho nakasuhan, dapat, maski na ginasta mo sa tama yung isang pondo na nakalaan sa isang proyekto, inilipat mo, kailangan may paalam yan sa Kongreso. Hindi po nagpaalam itong dalawang bugok, si Pinoy at saka si Butsaban. Pero nakalusot na naman, yan ang pangatlong kaso. Pang-apat na kaso, eto na. Naalala nyo, 8 patay na turista, ha? Sa 44, bayan, okay? Sa 44, patay, minasaker, 44 na police dahil sa katangahan na naman niya. Alright. Pinapunta niya yung mga sundalo sa isang kuta ng mga kalaban na nag-aantay na yung mga kalaban para imasaker yung mga sundalo, yung mga police. 44. Bilang mo kayo. 8 turista plus 44, ha? 52. Ilan? 52. 52 na po yung patay. Alright. Okay. Moving on. Aba, nalaman natin. Diyos ko po. Ito yung dengbak siya. Okay. Inaprubahan niya at pumayag siya na maging guinea pig o eksperimento yung mga kabataan natin. Ayon po sa PAO, 15 na ho namamatay dyan. Engineer, ilan na? 52 isa ka, lima? 52 plus 15. 67. Ilan? 67 bayan ang patay. Alright. 17. Sabi ay 15. Yan po ang sabi ng PAO. Hindi po ako nagsabi niyan. Ang Public Attorney's Office ang nagsabi na mga tinarakan ng dengbak siya na namatay, 15 na po. So, 67 na lahat-lahat. Alright, ang namamatay. Sa ilalim po yan ng Administrasyong Aquino. Hindi pa yan, bayan, ha? Meron pa. Aba, ito pa. Yung 10 bilyong pondo para sa tatay, nanay ko sana, lolo, lola natin lahat para doon sa kanilang PhilHealth. Pinakialaman na naman ang demonyo, ha? Siya at saka si Butsaban at Garin. Alright. Para sa automatic na renewal ng PhilHealth ng mga senior citizen yun, ginamit ng mga gago, o bayan, ha? Ngayon, hindi ma-account. Anyway, yan po ang atraso ni Ginoong Benigno Aquino III
Bilyon-bilyon na nawala. Ilan ang patay? 67. 67 ang patay sa ilalim ng Aquino administration. Pero ang takot ang tanong ho natin lahat, bakit patuloy na pag-alagala pa itong buwisit na ito? Bakit patuloy na palakad-lakad pa ang abnormal na ito? Palagay ko, ginagamit niya na lamang yung kanyang sakit na pagiging abnormal para maka... Eh di nga, para makaalagwa sa kaso. Di bali nang tawaging abnormal at tanga. Hindi ka lang, at least matalino siya. At least di siya nakukulong. Di ba? Ikaw ba gusto mong hindi ka tawagin, sabihin matalino ka pero kulong ka naman. Okay nang tawagin ako abnormal. O abnoy. O yan. Hindi, wala ka ng kulong, may pera ba? Anyway, yan po ang pag-uusapan natin, bayan. Ha? Ang inyo po mga komento, reaksyon, opinion, pwede nyo po ipadala dito sa ating Facebook page, Erwin Tulfo. Ha? Yan po ang mga pag-uusapan natin. And of course, pag-uusapan din ho natin, ayon po kay General Bato de la Rosa sa pagbabalik po ng Offland Tukhang, meron na po sila isasama ng mga human rights sa individual, mga representative ng human rights. Para wala na rin masabi, itong si, sino ba itong Timokol? Yung hepe nila. Ano? Ayun, si Gascon. Sorry, hindi pala Timokol yun. Si Chairman Gascon. Para wala na masabi si Gascon, kailangan magsama na ng human rights representative sa bawat operasyon ng PRP. Anyway, bayan, yan po ang mga pag-uusapan ho natin. Kaya tutok lamang. And of course, mamaya-maya, alamin natin, muli na naman daw pumutok ang bulkang Mayon. Hindi naman pumutok. Kundi naglabas na naman ng mga ikanga, mga usok, mga kung ano-ano. Ha? Kahapon ho yata, tatlong beses daw. Anyway, nagpakawala na naman itong bulkan. Ha? Nagpasabog na naman. Nilabasan na naman daw itong bulkan ng mga magma. Hindi ba naman? Alam ko ba naman? Ano naman ang tamang term? Di ba, engineer? Salome? Totoo naman yun. Anong tawag mo? Alam ko ba, ninilulok niya yung magma? Inilabas ni Mayon ang mga magma. Tatlong beses siya nilabasan ng magma. Ano na naman? Kayo, yun naman. Anong tawag mo doon? Nilunok niya yung magma. Inilabas niya, di ba? Only entonces, tatlong beses na nagpakawala, tatlong beses na nilabasan ng magma. Ayan lang yun. Tatlong beses pinuntukan. Jesus Mario Joseph, at pagkatapos, nilabasan, dumaloy. Ang kinakabahan nila, baka maging dahil sa problema yan, na dahil sobrang tagal na nakuhan, malapot masyado. Yung mga lahat. Anyway, oras po natin alawa. Giski 13. Bahala kayo. Kayo miss kayo minsan na nakakakuan eh. Nasisira tayo sa mga tirada niyong dalawa eh. Tatlo kayo. Kayo yung kuan eh. Ha? Imbis na hindi nahahalata ng mga tao, nahahalata sa mga kalukuhan ninyo. Anong masama? Sa totoo namang nilabas niya yung kanyang magma. Tatlong beses siya nilabasan. Dahil pagka naging lahar yun, malapot. Ganun talaga. Anyway, oras po natin, last 14, yan po mga pag-uusapan namin bayan. Diyan lamang ho kayo, wag ho kayong bibitiw. Ito po ang programang Erwin Tulfo Live. Hindi po kayo namamalikmata. Pakisabi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, mga ka-eskwela, na si Erwin Tulfo ay alas 10 na ng umaga. Erwin Tulfo Live. Boss, hindi ba siya kasama doon sa ano? Yung alam mo yung marami namatay na magsasaka sa Mindanao? Hindi ba kasama sa ano? Hindi. Yan lang ang kaso niyang. Nagagalit ang Mayon sa Kadiliman na bumalot sa mga Dilawan. Pati si Mayon, natorjak sa miya. Pasensya na Ali, wala akong magamit na word. Kundi nilabasan. Malapot at mainit, tama, Gigi. Yung lahar, mainit yun. Tama ka dyan, Kuya Erwin, sabi ni JC Tan. Thank you. Watching from Canada. May. Biel Berinya. Double meaning ang labas. Ano na naman, Pay? Ryan Coronel. Ito lang kasi mga dalawang mga bataan ko, mga dalawang engineer. Sila minsan na may kasalanan. Ang sa akin, malinis ang konsensya ko. Pinasukan ng dalawang
Si Mang Melchor. Oh, kita mo. Mm. Nagsalita rin itong isa rito. Mm. Nilabas sa sobrang galit. Mm. Oh, natural. Isi. ten a.m. na yun ng maganda. Kailan kaya magiging ay sa next week Nelo next week Lunes live na tayo sa TV. Oho. Ayun tayo ito. Ah? Ano yan? Anong kaso ito? Si Johnny Pimentel. Na okay. Pabati po from Japan. Romulo Zamora, good morning. Rose de Guzman, good morning. Kuko ni Martin, nilabasan. Yes, Kuko. Ano ang tawag doon? Nagpasabog. Eh, totoo naman lumabas, di ba, sa lumi? Lumabas naman talaga yung magma. O lava. O lumabas. Entonces, nilabasan tatlong beses. Di ba sabi mo? O apat na beses pa? Kahapon? Kailangan mo. Ay, tuloy-tuloy tayo, bayan! Ito po ang programang Erwin Tulfo Live with its new time slot. Alas 10 hanggang alas 11 na po tayo ng umaga. Wala na po tayo sa alauna hanggang alas 2 ng hapon. Anyway, I stand corrected. Yung Mount Mayon po kahapon ay apat na beses naglabas ng mga magma. Hindi po tatlo. Apat po, ha. Na abay talagang binabantayan po talaga ng mga tiga FIVOX. What's next? Anyway, dire-diretso tayo. Nasa linya ng telepono si Congressman Johnny Pimentel, ang chairman po ng Committee on Good Government and Public Accountability. Magandang umaga po, Congressman Pimentel, sir. Kong? Ah, naputol. Naputol si Kong. Anyway, balikan lang natin yung sinasabi. Ayon kay Salome, apat na beses nilabasan si Mayon. Hindi po tatlo. Ayun po, kaya binabantayan po kayo na maigi ng FIVOX. So, nagbabalik po, nariyan mo ulit si Congressman Johnny Pimentel, ang chairman po ng Committee on Good Government and Public Accountability. Magandang umaga po, Congressman Pimentel, Mr. Chairman, sir. Magandang umaga din po, kay Ruin. Opo. Sir, dito po tayo muna, since kayo po ang chairman ng Public Accountability dyan sa Kongreso, tanong po kasi ng ilang mga kababayan natin, wala in time dito sa ilalabas na report ng Senado, alam ko po nga kayo, meron din dyan mga investigasyon, na sinasabi po ni Senator Gordon sa Committee on Blue Ribbon na may parang lumalabas dapat humingi raw si dating Pangulong Aquino ng sorry sa mga kababayan at akuin niya pagkakamali dito sa Dengbak siya. Pero tingin po natin na ng ilang kababayan natin, sir, the sorry is not enough kasi hindi na po yung lalo na ngayon 15 raw ang mga kabataan na namamatay na naturakan ng Dengbak siya ayon po sa ating Public Attorney's Office. Ano po ang comment niyo rito, Congressman Pimentel? Well, unahin muna natin yung sinasabi niya mag-apologize. Ako, tingin ko lang, opinion ko lang to, but I don't think former President Aquino will apologize, no? Uh-huh. Kasi para sa kanya, hindi lang lumalabas based on his statement na hindi naman siya, wala naman daw siyang kasalanan. Uh-oh. So that is a personal decision of the former president, and I think he will not apologize. Now, with regards to the responsibility, well, yun ibang usapan yun. In my opinion, he is responsible dahil hindi naman matutuloy yung dengue immunization program at saka yung pagbili ng dengue vaccine kung walang approval sa kanya. Mm-hmm. In fact, at saka yung malaking question doon, yung propriety nga nung nakipagkita siya doon sa Sanofi Pasteur officials ng dalawang beses ng 2016. Mm-hmm. In fact, right after nung second meeting, natuloy na kaagad yung pagbili ng dengue vaccine. So, kung isipin talaga natin, here's many things to explain.
kasi ang timing eh, nandun yung timing. Bakit after nung meeting, meron na kagad procurement, nasa procurement state na kagad sila. Oo, parang napakabilis ano, Chairman? Napakabilis na kagad. Apo. In fact, hindi pa lumalabas yung parang certification, whatever you call it, sa Food and Drug Administration. Uh-huh. Yun ang base sa findings ng hearing namin, no? Gumawa na sila ng purchase request. Uh-oh. No? Wala pa ng FDA approval, naging gumawa na sila. Lumabas yung FDA approval after the approval ng purchase request. Uh-huh. So, it seems na talagang minadali. Then yung itong Dengvaxia kasi, ito yung pinakaunang gamot na ginawa sa buong mundo na panlaban sa dengue. Uh-huh. Wala pang wala pang gamot talaga na panlaban sa dengue. Hmm. So it needs further studies. Pero hindi pa nga nakukompleto yung clinical studies, itinuloy na yon. In fact, based on our findings, tayong pinakaunang bumili ng Dengvaxia. Tsaka na sumunod ang Brazil and then 9 other countries. So ang lumalabas sa Mr. Chairman, parang pinagpraktisan tayo nitong Sanofi Pasteur. Ay, well, lumalabas na nga ang ganun. Diyos ko po, dami na ang ganun. If I'm not mistaken, 30% of Dengvaxia na napili, napunta sa 30% of produce napunta sa Pilipinas. Jesus Maria Joseph. Grabe. So, kaya dapat tignan din natin, yung may isa pa kaming hearing o mga isa o dalawang hearing. Uh-oh. So, possibly sa January 31 may hearing pa kami pero hindi available si Secretary Duque. So, phone po namin next week or the next week. No? Mr. Chairman, paano po yung ibang mga atraso niya? Kasi, base po din sa aming research, na ginawa po ng aming research team, mukhang pito po ang atraso ni Pinoy. Kung accountability at public accountability lang pag-uusapan, mukhang siya po yung may pinakamarami na kailangang i-account sa publiko. Unahin na po natin, sir, if you could remember, kung inyong matatandaan, sir, ay noong August 2010, pag-upo niya, pito, walong hostage sa Chinese Hong Kong Nationals ang patay dahil nga po sa kapabayaan na sinasabi na command responsibility. And then after that, sumunod na po yung Yolanda, and then pinasunundan ng DAP-PIDAP, and then yung SAP-44, and then ito nga, Dengvaxia, ang dami, I mean, pito po lahat ito. Meron pa yung Dalian train, sir, na hindi magamit. Yung public accountability, will it only center dito po sa Dengvaxia o pwede pang habulin yung mga ibang mga kaso, Mr. Chairman? Actually, pwede pang habulin yun. Pero sa yung kung pag-uusapan lang natin yung committee pa ko, apo. I can only take action pag merong pag may referral po sa committee natin. Nare-refer lang po sa atin kung may privilege speech na congressman o merong ding resolution ng congressman or pwedeng kung may letter complaint ng concerned citizen, ipadala kay Speaker Alvarez, din Speaker Alvarez, i-refer din sa amin. Yun po ang proseso natin. So kapag ka ngayon, yung inimbestigahan po namin ay parte dun sa mga dealings ni former President Aquino. Uh-huh. Parte lang po sa Dengvaxia. There is no other referral po sa All right. So we cannot just investigate kung wala pong referral. Ayun. Okay. Malinaw po. Nako, maraming salamat po, Congressman Johnny Pimentel, Sir Chairman of Committee on Good Government and Public Accountability. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, Congressman, sir. Thank you po. Uh-huh. Well, bayan, ang punto lamang ho naman natin dito, kailangan mapanagot ang mga dapat may pananagutan. Kasi isipin ho, unfair naman ho doon sa dalawang nakaraang pangulo. Unfair naman kay Erap, isa lang yung kaso niya, hindi nga niya ninako sa kabanang bayan yung pera, yun ay mga suhol sa kanya sa gambling. O, nakulong yung mama, plunder. O, doon sa, tapos si Gloria, kickback, NBNCTE deal, kickback. O, yung lagay, ha? O, kulong din. Tapos itong buwang na ito, sa bagay, may nakita ka na bang abnormal o may tama sa ulo, kinulong? Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Mahiyak sa balat mo! Wala pa ako nakikita. Tanungin natin si Attorney Acosta. Attorney Acosta, magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo, Sir Erwin, at sa ating mga kababayan. Opo, opo.
Matanong ko lang kayo, may ilan taon na kayong abogado? Ano po, ay kayo ay kilala kung kayo na sa private pa, baka kayo ay hindi lang di kampanila, di batingaw na kayo na abogado. But anyway, attorney, let me ask you this question. Isang tanong lang po. Honest, tatlong dekada na ako akong abogado. Oh, yun, napakagaling. Oh, anyway, attorney. Nabawa pa ako sa court, sa Supreme Court. Ay, nako. Bago ako naging abogado. Aha. Okay. Attorney, matanong ko lang. Pwede bang ikulong ang tanga o yung ikang abnormal, yung may sayad sa ulo? Oh, well, ako wala pa akong nakikita na may sayad sa ulo kinukulong, may tama. Ang depensa lang ho yung kung baliw ka. Ayan, baliw. Ah, okay. Kung baliw, insanity. Ah, insanity. And saan ikukumit yun? Sa National Center for Mental Health. Ah, sa mental hospital. Opo. Mm-hmm. Ay, siguro. Yun yun. Pero yung sabi, ignorance of the law kasi excuses no one for compliance therewith. Doon ako papunta, attorney Acosta. Eh, sinasabi ngayon na nabasa mo ba, sabi ni Senator Gordon, dapat si Pinoy mag-akuin niya yung kasalanan at magsabi na sorry. Pero tingin ko po at ng mga pamilya, ng mga na biktima ng dingbaksya, ito mga naturukan ng dingbaksya ng mga magulang, yung kanilang mga anak, sabi hindi raw sapat yung sorry at saka akuin. Dapat managot si Pinoy ang gusto nila, no less than ang Pangulo ay maghimas ng bakal na rehas, attorney. Pwede kaya yun? Ay di ano yun, kung makakasuhan siya. Aha. Eh pinaimbestigahan din ni Secretary Aguirre sa MBI yung 3.5 billion na ano niyan, procurement niyan eh. Aha, aha. Ito, nasa Department Order 763. Mm-mm. Natusan niya NBI to conduct investigation dito sa alleged danger to public health arising from 3.5 billion mm-hmm. acquisition. Mm-hmm. Kami naman, inataasan ni Secretary Aguirre tulungan sa civil, criminal, administrative cases to all possible victims of dengbaksya related injuries, illnesses, and deaths. Uh-oh. Kaya inataasan ko yung PAW forensic team natin at meron mga volunteer experts tayo na nag-conduct ng forensic exam sa mga katawan dahil yung iba ho, sari-sari. Attorney, ito yung sinasabi na nga sa Novi Pasture, wala pang katibayan talaga na dahil sa dengbaksya, namatay ang mga yan, namatay ang dahil sa dengue. Yun ang sinasabi nila, attorney. Wala rong relasyon. Ay, teka muna, di ba sila nagsabi nung November last year na pag hindi ka pa na dengue, hindi ka pa na infect, tapos sinaksakan ka, ay magkakaroon ka ng civil illnesses at magkakasibir dengue ka. Sa kanila nang galing yun eh. Kaya nagkagulo nun. Bigla nag-Senate hearing nung December. Eh, parang binabawi nila yung ganatorne. At sinasabi nila, hindi, babayaran lang namin na refund na yung hindi nagamit. Yung mga nagamit kasi nagamit na. Tama po ba yun, attorney Acosta? Atras bante pala sila eh. Sa kanila ang galing ang problema at hysteria ng tao eh. Tapos babalik ta rin tayo raw, pau daw ang hysteria. Tinutuklas lang, ano ba talaga ang cause of death? Ano ba nangyari sa bangkay? Eh yung bangkay, nagsasalita ng strong link sa dengbaksya. Oo, lahat. Yung labing isa pong... Kasi ang sinasabi po nila at may pa-press release pa sila na pinapalaki ng public attorney's office at sinusulsulan nyo yung mga namatayan na hindi naman talaga related. Talagang oras na raw mamatay ng mga bata na yan dahil nakagat sila ng severe na dengue pero hindi raw ang dengbaksya ang nag-trigger noon, attorney, dahil wala pa raw proof. Teka muna, bakit yung ibang bata hindi naman na dengue severe? Bakit ito lang mga na-dembaksya ang ngayon nagbubuwalan? Aha. Bakit ito mga na-dembaksya? Wala po silang sagot dyan. Yung mga tao ang tumatawag sa amin at nangihingi ng tulong, may sulat pa. Ipinopost po sa Facebook. Kaya nga pagdating ng mga taga-BACC coordinator, biglang dadat na nila, meron namang grupo daw na nangungumbinsi na huwag magpa-autopsy. Oh. Ay, sabi ko, ipabarangay niya mga nangukumbinsi na huwag mong pa-autopsy. Obstruction of justice yan. Tama, oo. Hindi, paano malalaman ang tunay na cause of death? So, ibig niyo sabihin, attorney, may mga grupo ngayon na kumakausap sa mga pamilya ng namatayan ng mga bata na na-dengbaksya na huwag ipa-autopsy ang anak nila. Oo. Kaya nagsumbong sa akin yung mga back coordinators. Abay, sabi ko, ano yan? May motibong cover-up, masibang cover-up. Tapos, sabi ko nga, ibang mga doktor, huwag kayong matakot kung talagang dengue, severe, hemorrhagic syndrome yan. Ilagay nyo sa death certificate, ba't natatakot kayo? Pinapalitan nyo, kahit palitan nyo yan, may kaugnayan pa rin sa dengbaksya yan. Alam, yung dengbaksya kasi, para maintindihan ng mga kababayan. Mm-hmm. Ipinaliwala sa akin ng Secretary Duque yan eh. Mm-hmm. Yan,
attenuated live virus ng dengue fever mosquito virus. At ang base niyan, para magawa yung bakuna, nilagyan pa ng yellow fever virus. Yellow. Yellow fever virus. Kaya napakatapang yan. Kapag humina resistensya ng bata, na bumaba ang immunity, natrangkaso yung bata, nagkaroon ng sakit, talagang namamayagpag yung dalawang virus na yun sa loob ng katawan, nagtutulong. Kaya ang nakita doon sa 11, pare-pare ng pattern, dumudugo ang brain, ang puso, ang lungs, ang lamang loob, ang kidney, nagta times 2, times 3 ang size, ang liver, lumalaki ang tiyan. Enlargement, doktora? Yes. Attorney, Acosta po ako. May na attorney? Pero doktor ako ng social development, PhD ako sa UP. No, pero may sabihin, kung hindi na dingbak siya, kung walang dingbak siya, hindi nagkakaroon ng enlargement yung mga intestine, yung laman loob. Ay, yung dengue mosquito kumagat. Ay, hindi na kailangan kagatin eh. Aha. Pinaksak na, tatlong dos pa. Ako, Diyos ko po, Panginoon ko. O, di ba tatlo yung sinabi? Everything so, ito ba ang tanong ngayon? Meron po lumapit sa akin dahil kumpare ko yung anak niya, ang masaklap attorney, kumpare ko, yung dalawang anak niya, pumunta pa sila sa doktor, nagbayad sila para masaksakan ng dengbak siya. Ngayon, malaman-laman nila na ganito. Ang tanong ng mga magulang ngayon, pwede ba kami humabol ng danyo sa Sanofi pasture? Pwede. Eh, sa Lunes nga eh, maraming pupunta dito, mga kamag-anak. Yung mga buhayang anak at saka ibang namatayan. Oo. Sa Lunes, dito sa opisina namin. Kaya... papuntahin ko na lang dyan siguro yung mga nagtatanong, ano? Opo, papuntahin nyo para may mga doktor pong pupunta dito, okay. Volunteer. Okay. Bibigyan sila ng damo. Sa muli yung inyong eksaktong opisina, attorney? Sa ano po, DOJ Agencies Building, opo. Fifth floor. Opo. Nia Road, Corner East Avenue. Aha, so ay malapit sa ako. Nia Road, Corner East Avenue. Compound to ng Land Registration Authority. Ah, okay, papuntahin ko lahat dyan. Ano, kahit anong cover up nila ngayon, bistado na po yung dengbak siya. Sa ano po yung mismo nagbisto? Sa produkto nila. Ayan. Oo. Diba? Hindi mo nabalitaan. Nabalitaan ko. Oo nga ho. Nananahimik ka tayo. Ako nananahimik Nagsalita ako noon lang after December 20 nung makatanggap ako ng utos ni sekretaryong tulungan yung mga biktima, yung mga namatayan. Oo. Saka yung mga nasa ospital. Oo. Doon lang ako sumilos. Tapos sasabihin lang kami ang umingay na sa sinabi yan. Anyway, attorney, proceed ako sa salamat po, ma'am. Mabuhay po kayo. Thank you for helping our kababayans. Thank you po. Opo, thank you si po. Attorney Persida Acosta Bayan. Ayan ang sinasabi kong sample. Hindi po pwedeng, I'm sorry. Hindi po pwedeng sabihin ni Pinoy, I'm sorry dyan. Bakit kanyo? 15 na, so parang namamatay na bata. Pare-pareho, hindi mo pwedeng. Nagkataon lang. Bakit pare-pareho? Lahat na natara ka ng indang dengbak siya. Pag kinagat ng dengue, lumalaki ang lapay, lumalaki ang puso, lumalaki ang kidney, nagkakaroon ng enlargement. 15, lahat na 15 na yon. Hindi lang isa. May mga nakakagat ng dengue ngayon daw sa probinsya sa Nueva Ecija. Hindi nagpatarak ng dengbak siya. Ngayon magaling na awa ng Diyos. 3 araw na nilagi sa ospital ng bata, 11 years old. Diyos ko po naman. Hindi po pwedeng sorry ka lang, panot. Ay, panot. Hindi ka lang pwedeng sorry lang, Pinoy. Ay, katok-katok tayo. May mga bata anak ko dyan na wala na rin aarabo. Ay, pasensya na, amang. Ay, oras po natin. Sandali lang, sandali. Ha? Hindi pa tayo tapos dito. Napakaraming atraso nitong ni Pinoy na kailangan managot. Ang punto lang naman ho natin ito, sagutin niya. At dapat makulong din. Maghimas ng bakal na rehas. Unfair yung ginawa niya kay Gloria. Pinakulong niya yung ali. Ha? Kung hindi pa nagpalit ng ambidestrasyon, hindi makakalabas yung ali. Oh, si Erap, ganun din, nakulong din. Dapat makulong ka rin. Eh, sa'yo nga, ilan na patay? 67 na ang patay, kasama yung mga turista sa 44 at ngayon itong mga bata. Kay Erap, kay Gloria, wala naman namatay, ha? Ito po. Namatay ng konsumisyon yung mga gambling lord at saka yung mga Chinese sa NBNZTE deal. Pero wala namatay na tao. Kay Pinoy, 67 ang patay bayan and counting, ha?
Oras po natin 10:35. Diyan lamang ho kayo bayan. Magbabalik pa po ang Erwin Tulfo Live. Dito na sa Pilipinas ang the original Bulday Award Dribble. Tayo. Ibang Ako si Sean Gutierrez, state broker. Tumataas ang blood sugar ko. Ebo helicopter na binili nila sa Canada. Yun, isa pa yun. Wow, madami. Diet, healthy lifestyle, and my triple H Ashitaba capsule na tulungan bumalik ang energy ko, guminhawa ang pakiramdam, at controlled na ang blood sugar ko. Kaya mga kapatid, pag Ashitaba, hanapin ang the original triple H brand awarded as the most trusted yes. brand by the 37. Thank you for joining Hard Times, Eugene Laumok. She Banks, JC Tan, Joy Zamora, and Chona Abarico, Nicaps, Ardi Makulangan, Ning Majime, Sally Javier, maninibago yung mga tao kasi wala dito sila Arlene Abrenica at saka sila Ricky Santana nantabayan na pagbukas pagbukas sila mo may nakalauna bakit iba na itong surprise iba yung mga iba ito mga kausap natin sila Willie good morning Willie Raul Rubin Sean Bu, Bjorn Baranya, o Branya, Aris Tamayo. Bring the world closer with Hisense all-inch TVs. With pictures and clear sound, you feel like you're there. Julius Lapiceros, Che Enoho, Joan Kaluoy, Ning Majime. Live! Alright bayan, dire-diretso po tayo. Oras po natin, 1:10:37 in the morning. Ha? Doon po sa ginagawang oras na kanilang mga radyo, alas 10:37 na po ng umaga. Dire-diretso na po tayo dito sa pinakamasipag. Ha? Isa sa pinakamasipag na mambabatas ito. Kababayan ko kasi, alam nyo na, pag tiga Mindanao, pag laking Mindanao, alam nyo na, maaga. Maayong buntag sa imo, Senadora Coco Pimentel, Senate President Sir. May buntag, Erwin. Salamat. Anyway, sir, mangutana lang ko yung mukhang ready na po yata si Senador Gordon sa kanyang committee report na and what he, though he has not announced it yet, kung ano man laman na report, but what he's saying, the President should apologize, and the President should say, yeah, it was akuin niya raw yung pagkakamali. Sen, your reaction, please. Okay, just like you, hindi ko pa rin naman nakita yung report niya. Pero okay. Siyempre, si Senator Gordon, siya po ang in charge dito na alam niya yung testimony, alam niya yung evidence. So, kung yan ang conclusion niya, mabigat po na conclusion yan. At kung makikita mo naman yung timeline, Erwin, nangyari din talaga ito sa administration kasi ni President Aquino, Noynoy Aquino. So, opo. Talagang dapat meron siyang at least credible explanation kung ano bang nangyari. Ang impression ko ay parang masyado yatang mabilis ang desisyon, masyado yata tayong madaling nakumbinsi na meron nang vaccine for dengue na ni hindi pa natitesting sa malakihang trial anywhere in the world. So, ibig sabihin nun, parang tayo, parang nagtaas pa tayo ng kamay, sabi natin na kami ang gamin yung laboratory. Parang ganun eh. Ganun na lumalabas. Tapos bayaran pa namin kayo. Naku, Diyos ko po. Diba? Ganun yung nangyari. So, hintayin na natin yung official report pero hindi po ako magugulat kung yun ang finding po ni Senator Gordon. 1.4 lang po ang ibabalik sendi sa ngayon ba kayo? Ako ho sir, hindi ho papayag. Pareho naman tayo ng stand dito eh. Ibalik yung full amount na binayaran ng Philippine government opo. sa supplier. Uh-huh. Ang dagdag na nating naisip eh, maglagay din ng trust fund opo. para sa compensation sa mga namatayan. Namatayan o kahit hindi namatayan kung kasi mas kunyari dumaan ka sa katakot-takot na
stress. Hirap, hirap sakit ng katawan kasi lalala ang amplitude, lalala yung sitwasyon mo. So, doon po sa mga habla o hingi ng compensation, dapat may fund doon. Hindi naman dapat ipinasa na yan sa Philippine government. Hindi dapat ganun. Panghuli na lang, sir, kung ang inyong kung ang desisyon ng committee ay may violation talaga na nagawa ang dating Pangulo, pwede ba bang papanagutin ito, sir? I mean, reckless imprudence resulting to homicide? Hindi, pwede siya, pwede panagutin, pero hindi ako sure kung pwede yung crimen na sinabi mo. Kasi tingnan na lang kung mayroong mga law na na-violate. Kasi yung mga negligence, baka kailangan yung talagang yung actor Yung talagang, so tingnan na lang po natin. But kung theoretically, kung pwede na bang managot ang isang former president, ang sagot doon, yes, klaro yun. Alright. Sir, panghuli na lamang, alam ko mabilisan na lang. Ang PNP daw, itong si General Bato de la Rosa, i-re-require niya na bawat operation ng Oplan Tunghang may kasama ng human rights representative. Sangayon ba kayo, Mr. Senate President, sir? Maganda sa theory pero kaya bang gawin yun sa reality kasi siyempre ang una sa lahat ang assumption kasi ganito. Opo. Ang problema sa droga ay malawakan. Kaya nga tinawag na ang pansin ni then presidential candidate Mayor Duterte. Kaya nga naging plataforma niya yan eh. Apo. Kasi grabe na ang sitwasyon. Diba? Apo. O therefore, yung mga operations, maramihan. Kahit siguro yung mga human rights advocates, hindi ganyan kadami. Hindi equal sa number of possible operations. So, sa practicality, baka hindi pa rin po magawa. Alright. Pero sa theory, maganda. Pero dinalang natin. Alright. Senate President, Kapamintal, daghang salamat. Good morning po. Daghang salamat. Po. Thank you. Si Senator Coco Pimentel Bayan, salamat. Pero sa ating pababalik, tawagan mo yung PACC. Yung Presidential Anti-Corruption Commission. Sa pangunguna ng aking kaibigan na si Chairman Dante Jimenez. Hindi natin palalagpasin ito, bayan. Maniwala kayo, hindi ako papayag din. Pito ang kaso, walo pa nga. Sabi nitong engineer ko, pinaalala niyo yung mga helicopter daw. Diyos ko po, may namatayan pa doon sa, Diyos ko po, may Hacienda Luisita. Pero kung sasama natin, padami na padami, Diyos ko ba, baka abuti isang dosena ang kaso ng dating Pangulo na ito. Yun ho, sinasabi natin. May naman ho tayo papayag at pa dapat pumayag na ito ilalarga na lang, basta-basta na lang. Ganun-ganun na lang, 6 years. Ano yung mga pinagsasabi na kulukoy na ito na napaniwala tayo? Ano yun? Ulol! Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? At pag hindi po nangyari ito, nandiyan po si Secretary Abaya na namakangasiwa ng proyektong ito, dalawa na kami magpapasagasa siguro sa tren. Ang tagal naman! Ang tagal yung magpasagasan dalawa kayo, hinayupa kayo. Huwag ka lang magpapakita sa akin dahil kakalad ka rin ko kayo dalawa ni June Abaya, hihilahin ko kayo sa PNR tingnan yung dalawa kayo mga buhang kayo. 10:44 in the morning, dyan lamang ho kayo, wag ho kayong bibitiw. Magbabalik ko agad ang Erwin Tulfo live! Tumirik daw po siyang tren eh. Ha? Tumirik yung tren. Titirik yung tren yung tren. Loko-loko ito mga ito. Bonsoy Kat, thank you for joining us. JC Tan, Rose Roth, watching from Saudi. Bonsoy Kat. Eugene Laumok, aba, nagising na si Eugene Laumok. Ning Majime, nagising na rin. Joyce Abora. Ian De Guzman, tama yung mga bago natin. Thank you, Ian, Kuko ni Martin. Good afternoon, good morning. Hard times. Vani Gultiano, ito mo, bago ito. Thank you. Good morning, Vani. Ranzino Lucquiao. Tingin mo, mga bago itong viewers natin. Maria Alim, good morning. Ellie Apike.
Almira Custodio, JC Tan, Rowena Rocha, and Bunsoy Kat. Ay, ang tabayanan po ninyo, hindi pa tayo tapos. Pagkatapos so, 12 to 1 yung ating nationwide news, yung mga nagbabagang balita, ha? Sa loob at labas ng ating bansa, bawat sulok ng Pilipinas, ibabalita ho namin dito, alas 12 at alauna kasama po si Weng de la Peña. Tutok lamang bayan. Ganoderma at spirulina na nakakatulong para maging masigla at malakas ang pangangatawan. Nagpapatalas din ang memoria at nagpapaganda ng daloy ng dugo at mabisang antioxidant para lumakas ang inyong immune system. Uminom ng Gene 7-in-1 Coffee Mix. Sa sarap at lasa at bangon ng aroma, tiyak na magugustuhan nyo. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Ang kape ang kakaiba sa lahat, basta kape ang pag-uusapan. Siyempre, hanapin ang may tatak. Gyms, tandaan, mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Araw thank you, Joy Zamora. Gyms 5-in-1, 5-in-1 Beng Kalunsag. Wengi, Ape. Setiram, Oliros. Erwin Tulfo. Oras po natin doon sa ginagawang orasan ng kanila mga radyo, alas 10:46 na po ng umaga. Aha, ito po, hindi po kayo na mabalik mata o hindi kayo naalipungatan. Eh ako po, ito po ang inyong naririnig si Erwin Tulfo po. Live na live po tayo sa bago po nating time slot. Dati ho, 1 to 2 ho itong programa ito. Binaba na po ng 10 to 11. After that, yung Malacanang hour, 10 to 11 to 12, and then balik po kami ni Weng de la Peña, 12 to 1 po, mga nagbabagang balita po, ha? Sa loob at labas ng ating bansa, sa apat na sulok ng Pilipinas, ibabalita po namin dito. Anyway, for now, bayan, pakisabi po sa mga kaibigan nyo, mga ka-Facebook ninyo dyan, kumare, kumpadre, mga tol, mga bes, bagong time slot na po, Erwin Tulfo Live, 10 to 11 po tayo, Monday to Friday. Samantala, nasa linya na ng ating telepono, si Chairman, ito kahit saan mo ilagay ito, bagay, Chairman ng Volunteers Against Crime and Corruption, ngayon naman, Chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission ng PACC. Walang iba kundi si Chairman Dante Jimenez. Magandang umaga, Mr. Chairman. Magandang umaga, Erwin. Magandang umaga po sa inyo. Ay, kumustahin ko lang. Kumusta ko din doon sa inyo sa Albay, sir? Yung vulkan? Iba naman yun. Hindi ba? Kumusta? Naman, nagkakalma si Magayon, si Mayon, na hindi tulad ng dati. Pero kahapon daw, sir, apat na beses nilabasan yan. Yes, apat na naglabas ng mga pyroplastic. So, so ngayon naman, medyo tahimik si Mayon. Mm-hmm. At tingnan natin. Kaya baka napagod, Mr. Chairman, napagod. Dahil apat na beses kahapon. May kasabihan dyan, di ba? Parang kung tahimik ang hangin, tapos babanat ng pinakamalakas. So, wag naman. Wag naman sana. Wag naman. Wag naman. Chairman. Kasi masyadong pupuk sarado na ang Bicol. Alright. Sir, dito tayo, ito talaga kaya kami natawag sa ito yung aming issue. Ang Pangulong Noynoy pala, pito ang atraso. Sabi na itong mga engineer ko, actually, walo yan. Pito, binilang namin yung Luneta hostage crisis, isa. Pangalawa, sinundan po niyan ay yung kanyang Yolanda ika nga Typhoon Yolanda. Pangatlo, yung DAP scam, PDAP scam. Pang-apat, sa 44. Pang-lima, itong, Diyos ko po, yung Dalian train, sir, na binili nila na hindi pala tugma doon sa signaling system ngayon ng MRT. Pang-anim, Diyos ko po, itong mamasapano, 44 na pulis ang patay. Pang-pito, yung tinatawag na Deng Bak siya, sir. Pang-siyam, yung 10 billion ng mga matatanda, pinakialaman nila. Ganun-ganun na lang ba ito, Mr. Chairman? Ngayon po, siguro may karapatan ako lumapit sa iyo bilang Presidential Anti-Corruption Commission. Pwede na namin ilapit sa iyong tanggapan ito at ito yung una mong kaso, Mr. Chairman. Well, unang-una, Erwin, huwag muna natin na improve yung Presidential Anti-Corruption nga commission dahil sa BCC na lang. Hindi pa naman kami nag
performing ng aming functions dahil wala po po kaming ano appointment hindi pa kami hindi may appointment na wala pang assumption of functions ibig sabihin nag-assume na ako tapos chairman kasi equivalent niyan secretary of course Edwin, eh. Yes sir so mabigat so pwede rin kita tawagin secretary ah hindi wag na wag na just lang sir kadante na lang okay so itong yes sir so ani regardless whether ako ay nasa gobyerno or wala ang MPACC matagal na to Erwin noon pa kilala mo BACC yeah of course pa. Yes yeah, that's why hindi pa pwedeng sabihin na kaya naman ako siguro na-appoint dyan dahil nga sa akong pagsusuporta sa pagpapal na ma-complaints laban siya. Hindi. Let's go by the book and by the merits of the complaint. At yun. Ang VACC po talaga, mga lawyers sabi, naghahanda na talaga ng ano ng ka-complaint of counter against Aquino, Abad, and Karine et al. Kasi dito sa tinatawag namin palagi magiging dilupi ito. Pero alam mo, Erwin, God forbid, ha? Sinasabi ko na sa inyo, dahil araw-araw may patay. Araw-araw maraming na po ospital. Sus Maria, dahil, sir. Coming from the three regions na kung saan nagkaroon sila ng massive indiscriminate vaccination. Itong poisonous vaccinator na tinatawag the dengue vaccine. I call it already poison. Kasi even may mga nag-complain na sa amin na mga sinasabi nila na meron ng dengue na sinurukan pa yung tinatamaan na rin, may impact na rin sa iba. Nako. So, nako, maniwala ka para tayong ginawa talagang ginipig itong hayop na salupin to. Kaya sa akin dito talaga maniwala ka. Dapat talaga we have to alert ako I will already, ako sir kung ako tatanungin mo yung mga lalo ng mga pamilya ng mga namatayan hindi po sorry ang gusto nila at compensation ang gusto nila may makulong may maghihimas sa rehas at dapat ang mangunguna dyan eh si Pinoy magtayo siya ng sarili niyang grupo doon ha sabihin na natin mga kawatan na City Jail Boys KCJB sa akin hindi yan eh no. Ang importante dito sino ang mananagot? Kasi mayroon ng investigation in aid of legislation sa Senado, sa Kongreso, at ang NBI. We're coordinating closely by the way with NBI kasi sila naman ang investigator ng bayan to the DOJ. Right. At saka we're working closely with PAW dahil ang PAW eh talagang tutok sila sa mga ano sa mga biktima lalo na pag yung mga kanilang mga forensic at saka pathologist experts. Sila po ang mga umano nag talagang siya at saka mag autopsy. Sa pahintulot na rin ito ng mga magulang. Ay kas, siyempre, ito po talagang more than 11 na. 11 na confirmed na ginawa na ng PAW. Diyos ko po. Na. Alam mo ba, pattern, Erwin. Hindi lang yan. Hindi lang yan, Mr. Chairman eh. Yung, so 11 na yan plus 44, so that's 50, that is 59. Well, 59, di ba? 44 plus 11, actually 55. Eh, meron pang 8 turista na namatay. Oh, so 63. Ano ba yung sa Luneta hostage crisis? Ay, sinasabi mo, iba naman kaso. 44 atawat. Yung 44 yung sa 40. Oh, plus pero 11 ano ngayon, 55. Itong 11 na ito. Ito yung initial lang to. Ito yung pinagagawa ng PAW. Diyos ko. Marami pang nagre-report ngayon. Alam mo, 10 pa naka-standby for autopsy. Wag naman. Erwin, 10 pa at araw-araw may natatanggap kaming report kasi napakaganda ng media. Opo. Paparating ninyo yung ano eh, yung mga problema. Hanggang Mindanao, ano, ito habi, mga tagal Mindanao dahil galing sila sa Pasig, galing Pasay, at bumalik na sa Mindanao, at doon na po nilipat yung bata. Doon tinatamaan, dinadala lang dito sa Manila. Meron kami taga sa Iloilo, dinadala lang namin dadali. From Iloilo, nasa PCMC na, Philippine Children's Medical Center. So, eto ang yun. Aside from this plunder na binubo namin, kasi wala yan eh. Yan, sigurado yan na mapupusin natin dyan si Aquino et al. Okay. Because mas malup. Talagang pet malo to. Maniwala ka. Pet malo talaga, Lodi, sir. Lodi. Okay. Ngayon, ito po yon. Ano ang gagawin ng Duterte administration? Kasi remember, the government now is the Duterte administration. Right.
paano mo ito mape-prevent na maiwasan natin yung mga chaos, yung gulo, yung sabay-sabay nagtutumbahan. Dilupyo nga ito eh. Aha. Paano? Anyway, bakas tayo. Mr. Chairman, medyo we're running out of time. Nako, nag-request kami ng ano ng state of emergency sa tatlong regions na pinili nila, mga both rich regions to, na nakita natin talaga it was really politically motivated. Thank you. Okay, Don, maraming salamat po. Si Chairman Dante Jimenez ng Volunteers Against Crime and Corruption and PACC po siya, Presidential Anti-Corruption Commission na rin, na OIC for now. Bayan, away! Ito po yung bagong time slot ng Irwin Tulfo Live. 10 to 11 ho tayo. Pero magbabalik ho ang inyong lingkod. Mamaya po 12 to 1 kasama po si Weng De La Peña para po sa Nationwide News. Thank God, God is so good all the time. Ako po si Irwin Tulfo. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Bayan! Ako, diyan natin ang mati pa rin.